as much as gusto kong yabang, di ba? Tapos yan, nakalitro ako. Pero hindi talaga kaya ng weight ko i-support yung weight nung, true. Nung 10R, for example. Hindi nga ipag-supportive yung family mo. Yes. Parang... Oo, sa akin. Ito. Actually, wala na silang magawa. Sabi ko, pag ako hindi nang-motor, magdadrugs ako. Pumili kayo. Sabi, sige, bili ka na ng motor mo. Takot siya eh. So we have here, yes, Joanna. Hello. For sure, nakita niyo na siya sa vlog natin before, naka Ninja 650. Yes. Ano pa yon? Bago-bago pa siya magmotor nun. Right? Yes. Ito, legit na nagre-ride ng motor. So, we can ask like advice kung anong mga nag-push sa kanya. Tsaka, probably you can give some tips din for mga aspiring riders. Yun na lang yun. So, yan. Ay, nga pala, si Joanna ang nag-handle sa atin. Hindi nyo nalalaman, may manager tayo. Okay? Hindi tayo basta-basta, boy. Oo, ganun talaga. Oo, kasi pagka alam mo na, pagka alam mong wala kang alam sa industriya, you ask for help, di ba? Before tayo mag-dive in sa RS660, yes. Yung mga brands who want to collaborate with Justin, Torky, ako po yung makakausap nyo. Yes. Because I'm handling him. For the brands out there, don't get intimidated na porket yun nga may handler. Oh, true. Ano na, mahirap makausap or sobrang taas ng mga alam mo na. Oh. It's not like that. So, ano lang, professional lang talaga kami na handling most influencers, digital influencers, yes, out there. Kasi hindi lang naman si Torky yung hinahandle namin. True. Ganun lang po. Pero ako yung pinaka masamahang itsura. Sa party nga namin, eh, okay, yung may mga photoshoot kami, medyo ako yung naiiba. Ay, abang, yung parang may mali. Abang yung Christmas party namin, yung hulmahan ni Justin. No? Again, we did some collaborations with other brands naman with the help of Joanna as well and Leading Edge. Yes. So thank you for taking care of me. Siyempre, nakakatuwa. So going back, kanina binanggit na niya yung bakit siya nagmotor. Ulitin mo na lang ulit. Kasi nasira yung GoPro natin. Dahil kasi yun nga, before ayaw naman talaga ng parents ko magmotor. Ako. Tapos, basta nag-start kasi yan pandemic. Kasi dapat mag-aaral ako. Mag-flying school ako dapat. Tapos, flying, okay. Flying. Oo. Baka namali kayo na rin. Flying, lilipad. Lilipad, magpipiloto. Oh. Basta yung license ko, mag-start na yung school, biglang nag-announce si Duterte, lockdown. Oh. So wala. So hindi pwede mag-school whatsoever. Tapos parang ako na-frustrate ako nun. So parang sabi ko, ano kayang pwede kong magawang iba? Oo. Tapos, naalala ko, uy, wala yung tatay ko dito sa Pilipinas, pwede akong magmotor. So, tapos marami siyang pera. Oh, sige, go. So, pwede akong magmotor. Tapos, after a few months, chinek ko sa Honda, pwede na mag-enroll. Oo. So, nag-enroll ako. Wala na silang nagawa dun. Dito nga tayo. Wala na silang nagawa. So, nag-enroll ako kasama ng cousin ko, and then eventually yung brother ko din, si Justin, nag-aral. Tapos, yun na. Ganun na. Tapos, nagsama-sama na ako sa inyo. Ride-ride na. Yan na. So, isa yun sana eh. Sa importante, I think. Which is, hindi naman lahat nakakagawa unang-una kasi ibayad. Mm-hmm. Hindi rin naman basta-basta bayad doon. Mm-hmm. Di ba? Parang correct. For schooling, magkano yun? 15 plus din, di ba? Pero critical 'yun eh kasi kung hindi pwedeng YouTube lang kasi lalo na kung wala ka talagang yung totally walang experience sa bike. Mm-mm. Importante siya. Even ako, feeling ko pagka nagganyan ako, alam mo 'yan, marami pa rin akong alam mo, ganun yung mga aha moments. Correct. Ba? Ganun wala, pala. Wala din kasi ibang magtuturo sa akin noon eh. True. Walang ibang kakilalang nagmo-motor talaga na close ko na parang pwede akong turuan. So talagang school no talaga. Choice, no. Oo. Tsaka mga brokies, pag nakita mo yung village nila, puro pataas, pababa. Oo. So, malamang gulong-gulong ito. Oo. Diba? So, yan. Yan, isa sa importante yun. So, if you have the right budget, or pwede naman pag-ipunan talaga, diba? Yun, riding school. Okay, after nun, naka-Ninja 650 ka na, right? Mm-mm. So, ano ba yung mga naging struggles mo nung una? Nung mga naging issues mo sa pagmomotor? Una talaga yung seat height. What's your height ba? Pwede ba nating 5'4"? Oo. Eh, yung 650 nun, mataas pa rin siya. Parang yung stock height niya, pag sinakyan ko siya, naka-tiptoe pa rin ako. Well, not as bad as nito. Mm. Pero, abot naman siya. Pero, alam mo yun, medyo, syempre, bago pala ako. Parang hindi ako ganun ka-confident pa. True. Pag hindi talaga flat foot, diba? So, pinababaan ko siya eventually. And then,
Yun, yung first struggle, yung seat height. And then, pangalawa, yung maghahanap ka ng makasamong kamotor. Kasi, nung nag-motor ako noon, hindi pa ako agad may kasamang grupo. Oo. Siyempre, ayoko din muna ng, kasi parang natakot ako, paano pag bumagsak ako, putik, sinong, totoo, sinong totoo. Tulong sa akin. Never pa ito nakitang bumagsak sa motor. Ah, talaga. Nakailang side mirror ka na? 12? Dalawa lang. Okay. Kakat natin yan, ikakat. Hindi, pwede rin naman. Kasi parang, ano din yun eh, parang advice din yun sa mga new riders. Oo. Parang, that's part of learning eh. Parang, yes. Lahat, dadaan talaga. Parang oo. Lahat naman ang tinanong ko, parang, uy, tumumba ka na ba ever? Oo. Parang, oo sa, naman. Sa akin lang, pag dadaan ka sa mga ganong, alam mong ganong face, huwag ka mo nang bibiling mamahaling motor. Pero kung sobra-sobra pera mo, why not, di ba? Pero, okay, go. Going back. Yun lang naman. Mm. Tapos, nung nag-shift na ako dito, di ba nga nung una, nung kinonsult ko pa kayo nila, kung, kasi nga, parang, nabudol, same, bago, same range lang eh, di ba? True. Nung 650, tsaka nito. Pero kasi, iba yung power nito eh. Kahit yung power delivery ba? Parang, yung Ninja 650, ko alam kung ilang horsepower yun, pero ito alam ko 100, 100 horsepower din. So, nung una ko siyang ginamit, parang feeling ko, ah, pareho lang ito nung, nung 650, nung pagpiga ako, parang, uy! Yes. May parang may certain RPM kasi siguro yan na doon siya lalabas yung power niya. Ito kasi mga bro, isa totoo lang, yung Aprilia, hindi naman siya basta-basta. Yung kung masinabi mong 600cc, eh, mabagal. Hindi siya ganun. In terms of power delivery, iba yan compared sa ibang bikes. Correct. Pero kagandahan dito in terms of yung mga riding assist niya, mga traction control. Alam ko meron tayo, traction control, wheelie control, it's very important, ABS, yung mga ganyan. Diba? Same nung ano, kung anong features ng RSV4 mo? Oh, same. Fine. Kumbaga, lower CC lang siya. Mm-mm. Pero napakaganda, no? Di ba? Kaso magkano na to? Almost 9-10. Yun nga, nag-check tayo sa ano nun, yung bike event sa SMX. Chinek ko yung RS660. 910 na siya. So, dagdag ka onti, ayun na lang, 10R. Pero again, depende pa rin kasi sa how will you use the bike. Kasi for sure, ito kasi, you can maximize it sa racetrack, di ba? So, ewan ko, ikaw, saan mo ba may na-maximize to? Sa daan lang, hindi ko pang natatrack to eh. Kasi parang nung una din nga, nung before ko siya bilhin, nga parang pinag-uusapan nun sa group, parang medyo, yun nga, medyo pricey siya. Parang sabi nila, ba't di ka lang mag-10R, hindi ka mag-nitro, ganyan. Tapos, eh di ba, ang dami namang naka-10R sa atin nun. True. Sinasakyan ko, sabi ko talaga, putik ang bigat. Oo. Nakapang-gym pa nga ako. Kaya, huwag niyo po akong i-bash, galing lang po ako sa bahay. Galing sa bahay, malapit lang. Mga yan ah, tumigil kayo. Sorry. Ano, hindi ko talaga kaya ng, as much as gusto kong yabang, di ba? Tapos yan ako, ditro ako. Pero, hindi talaga kaya ng weight ko, i-support yung weight nung, true. Nung 10R, for example. So sabi ko, ito na lang muna. Kapag medyo nagkalaman-laman tayo, baka pwede, at laman-laman din yung budget natin, siguro palagi. Siyempre, we have a lot of riders na ngayon na lady riders, di ba? So, even moto vloggers, parang sobrang dami na nga rin ngayon eh. Oo. As in, madami na talaga. Pero yan, ano yung mga advice mo sa mga, kumbaga, yung mga gusto talagang magmotor na babae? Okay. Kung malakas, una talaga lakas ng loob. Lakas ng loob. Kasi pag hindi talaga malakas loob nyo, yun kasi yung magsisave sa inyo actually eh. Lakas ng loob. Para pag feeling nyo, kakasya ba ako dyan o kaya ko bang balansin yan? Pag nag-hesitate ka, dyan na yun. Dyan talaga yung times na pwede kang bumagsak, ganyan. Kasi nung bago din ako, ganun. Parang feeling ko pag hindi buo yung loob, yun yung parang medyo wobbly ka, ganyan. So una talaga lakas ng loob. Then second, you have to be equipped with the proper knowledge and skills. Kaya nga yun nga, nag-Honda ako. Parang mas gusto ko na yung medyo nag-invest ako ng konti sa skills. Kasi yun yung puhunan mo eh. Oh. Diba? And then, number three, find yourself a good group of friends, the riders din. Kasi sila talaga yung, sila yung parang, after ng training mo, kung mag-training ka ba sa school, sila yung magpa-practice sa'yo eh. True. So, tumulin ako dahil sa kanila. Dahil sa inyo. Okay, 100 lang takbuhan natin. May LTO ta. Well, sa totoo lang, for riding schools, critical yan na puntahan nyo. Pero in terms of you knowing it all, it will, more on experience talaga ang kailangan. So, sometimes we have to fall 5-6 times. Correct. Mga ganun. Oy, pero hindi naman ako grabe pa. hindi naman ikaw, no ba? Yung mga ganyan, pero, yung iba kasi, di ba,
even especially for yung mga lady riders, talagang complete gears and all. Pero in terms of skills or yung knowledge about the bike, dun tayo sumasablay. Even for lalaki, babae, applicable naman yan, di ba? So, gastusan nyo na yan. Tayo, mag-enroll naman tayo soon. Oo. Pagka nakapag-close pa siya ng mga bikes. Kailangan natin mag-track. Kailangan natin track yung mga, natin. So, yun. Thank you for your inputs, Joe. Mother ni Joanna, Justin din, oh. Oh. You know. Sa mother ni Joanna, ayaw magpakita. Pero napaka-supportive. O baka wala lang magawa, no? So, yun pala, di ba? In addition, syempre, especially for lady riders, parang mahirap magpaalam, di ba? For me lang, parang dapat siguro, pakita mo, pakita skilled mo. Ka. Unang-una, nag-enroll ka sa school, di ba? Tapos, ano pa ba? Pinakitaan kasi, sinampa dito yung motor, yung pag-angat dun. Sa ano na yun, anti-fall hospital. Char. Oh, basta support lang. And yun nga, ipag-supportive yung family mo. Yes. Go, parang... Oo, sa akin. Ito. Actually, wala na silang magawa. Sabi ko, pag ako hindi ng motor, magdadrugs ako. Pumili kayo. Sabi, sige, bili ka na ng motor mo. Takot siya eh. Joke lang yun, ha? Joke lang yun, guys. Joke lang. Mabay ito, mabay ito. Mabay ito. Drugs, drugs, bawal yun. Takot siya. Ganun dapat. Confident kapag deliver. Oo, ganun. Simula mo sa... Sabi muna. Medyo gulo-gulo na naman yung vlog. Dapat kasi relax lang, di ba? Hindi yung mga toxic na ganyan. Mas okay na yung walang kwentong vlog sa toxic.